buhay, yung bagong buhay na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Let me tell you about him. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is three in one, reigning undefeated. Our God has overcome. Jesus, 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 Jesus. Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Most High, Most High, Most High. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. Thank you.
Mo Jesus, may you be guide us.
Yan. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa umaga po ito, naniniwala ko na bawat isa sa atin na may inaasahang bago mula sa mensahe ng ating Panginoon. And that is the very reason why I am encouraging everybody to please like and share our FB live streaming. And do not forget to mention or tag your friends, relatives, co-members, and disciples. Nang sa gayon ay mapagpala din po sila ng salita ng ating Panginoon. And with that, let us continue to be excited, expectant, and ready to be empowered as we receive the Word of God this morning. So once again, a blessed morning. Stay tuned because in a while we will be seeing you again. So once again, a blessed morning.
Once again, a blessed morning to everyone. Sige mga kapatid, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Let's all give the best clap offering para po sa ating Panginoon. Inaanyahan ko na po ang lahat na tayo po itumayo. Yung mga kasama po natin sa face-to-face, ganyan din po yung mga nanonood po sa ating FB live streaming. Tayo po lahat ay tumayo at simulan po natin ang ating gawain sa umagang ito sa isang panalangin. Lahat po tayo pumikit at yumuko. Let us all pray. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa bagong araw na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat, O God, sa iyong pag-ibig na tunay ngang hindi nagbabago. Salamat, Panginoon, sa pagpapadama sa amin na tunay na kami iyong minamahal at iniibig. Panginoon, sa mga oras pong ito, kami po'y nagpapahumbaba. Humihingi, Panginoon, ang kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Tuloy nga, Panginoon, kami naging makasalanan at nakagawa ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. By your blood, O Jesus, we know that you are a forgiving God. Because of that, right now, we receive your forgiveness. Salamat po, Panginoong Jesus, sa kapatawaran. This morning, O God, naniniwala po kami na patuloy kang kikilos sa aming mga buhay at patuloy kang gagawa, Panginoon. Let your holy presence be upon this place, O God. Hayaan mo po, Panginoon, ang aming mga puso ay patuloy na maging handa upang tanggapin, O God, ang iyong mga salita na alam namin magbabago ng aming puso at ng aming buhay. Lord, we are asking for the presence of your Holy Spirit, lalong higit, Panginoon, sa magbabahagi ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat sa amin ay patuloy na magnais na makilala ka pa ng higit sa umagang ito. Salamat po, God. Pinagkakatiwala po namin sa iyong gawain ito mula simula hanggang matapos at ikaw lamang mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Muli po, palakpakan po natin ng Panginoon. Malakas po. At kahit po may araw sa labas, naniniwala po ako, dadaloy at bubuhos ang ulan ng pagpapala sa loob ng kwartong ito. Amen. Amen.
Yeah.
Jesus, we shout your name. Yes, Lord. Jesus, we make your praise glorious. Napakasarap sa pakiramdam ang pinagpupurihan ng Panginoon. Yes, Lord. Ngayon po ay i-acknowledge po natin ang holiness ng ating nag-iisang Diyos. Ang ating Diyos that rescues. The our Lord Jesus Christ that is unmatched. He has no match. Ang kanyang holiness ay walang kapantay, kapatid. Kaya kung nasa iyo si Kristo, wala kang kalaban. Amen! Amen. How we are great.
say the name Jesus. Fill this place with the name of Jesus. Jesus. Panggitin ang pangalan ng ating Diyos. Salvation in Jesus' name. Freedom in Jesus' name. Healing in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Sige po mga kapatid, palakpakan pa natin muli ang ating Panginoon. Yung pinakamalakas pong palakpak para sa ating Panginoon. Yes, amen. So sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mananalangin para po sa ating mga kaloob. Lahat po tayo muling pumikit. Let us all pray. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa patuloy mong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng mayroon kami ay sa'yo lamang nagmula. Sa umaga pong ito, Panginoon, sa aming mga ibinigay at kinaloob sa iyo, nawa, O God, ito po ay patuloy na magamit sa ikalalago at ikalalawak, Panginoon, ng iyong mga gawain. Hayaan mo, Panginoon, na mas marami pang mga kaluluwa ang maabot ng mga salaping ito. Lord, patuloy po namin idinadalangin sa iyo ang bawat pamilya, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay. Sa bawat nag-aaral, Panginoon, hayaan mo sila makatapos ang kanilang pag-aaral. Sa bawat nagtatrabaho, let there be promotion upon promotion. Let there be an increase in salary, Panginoon. Gayun din sa mga may business, O God, patuloy po itong palawakin. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy mong pagpapala ang patuloy nilang matanggap, O God. Sa mga naghahanap naman ng trabaho, Panginoon, hayaan mo po masumpungan po nila ito. Hayaan mo yung kalooban mong trabaho at gawain, Panginoon, ay patuloy po nilang matanggap. And right now, Panginoon, tinatanggap na po namin yung lahat ng katugunan sa lahat po ng aming mga idinadalangin sa iyo. Panginoon, inilalapitin namin sa iyo ang aming mga leaders, lalong higit ang leaders ng iglesia ito, ang aming mga pastors, Pastor Kim and Pastor Pia, and their whole family, O God. We ask for your precious blood, your covering, Panginoon, sa kanilang buhay, at patuloy mong ibuhos yung pagpapala sa kanila, O God. Gayun din yung dinidesire nilang bahay at lupa. Alam po namin, Panginoon, na ito iyong ipagkakaloob. At the same time, Panginoon, sa mga oras pong ito, sama-sama po kami nananalangin para po sa aming church lot and church building. By the blood of Jesus, and in your name, O Jesus, we claim, Panginoon, na ito po ay amin ang tatanggapin. Salamat po, Panginoon, patuloy pong pagpalain ng bawat isa. Pagpalain mo ang buhay ng aming mga pamilya, O God. Pagpalain mo ang buhay ng church na ito, ang leaders ng church na ito, O God, even our finances and consolidation. Salamat po, O God. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, sa lahat po yung magsabi ng Amen. Sige po, patuloy po tayong tumayo. Let us all acknowledge and welcome the presence of the Holy Spirit. Let us acknowledge, worship, invite, and speak to the Holy Spirit.
aming kalagitnaan, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. We enthrone you, Holy Spirit. Hallelujah. Glory, glory, glory. Praise your name. Your presence sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise God. Praise your holy name. Praise your holy name. Holy Spirit, sa oras pong ito, patuloy po na ina-acknowledge ka namin sa aming kalagitnaan. Sinasamba ka namin, banal na Espiritu. Hallelujah. Holy Spirit, we ask your presence sa aming kalagitnaan sa oras na to. Banal na Espiritu, in-acknowledge namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Kaya sa oras na to, hiniling po namin na yung banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Hiniling po namin na yung banal na Espiritu ang kumilos sa bawat individual. Sa oras na to, we just praise you, Holy Spirit. We just acknowledge your presence and we just declare na patuloy kang gagawa at patuloy kang kikilos sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, tago mo po ako sa iyong banal na likuran. Banal na Espiritu, ang mahayag sa aming kalagitnaan ay ang mensahe mo. Salamat po, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. And we give you all the glory. We give you all the honor. In your mighty name we pray. Lahat po tayo, magsabi po tayo ng Amen and Amen. Praise God sa magandang umaga po. Pwede na po tayong maupo lahat. Sa magandang umaga po sa bawat isa sa atin at maging sa lahat po ng dito po sa face to face, magandang umaga at maging po sa lahat ng mga nasa FB, sa kanilang mga tahanan, binabati po namin kayo ng magandang umaga. At bago po tayo magpatuloy, ay gusto po munang magpasalamat po sa ating pong mga pastors, kay Pastor Kim at Pastora Pia, na sila po yung nagbigay sa atin ng authority ngayong umaga para po tayo yung maging daluyan ng salita ng Diyos. Tayo po ba ay handa nang makinig ng salita ng Diyos? Amen? So last week po ay ang ating pong pinag-aralan ay about sa buhay ni Joseph. Sabi nga ay si Joseph ay naging mabunga ang kanyang buhay kahit siya ay nakaranas ng rejection. He became fruitful kahit po nakaranas siya ng false accusation sa kanyang dun sa lugar na kung saan ay napunta siya. He became fruitful through being forgotten. So maganda po yung message na yan at napakabuti po talaga ng Lord. Sabi nga po, maging mapagpasensya lamang po tayo. Keep trusting the Lord and He will lift you up sa tamang panahon. Amen? So ngayon po ay ang ating po ngayong pamagat ng lesson natin ay fruitful life. So sa aklat po ng Marcos chapter 11 verse 12 to 14, ito po yung ating verse, basahin po natin. Sabi po dito, kinabukasan nang pabalik na sila mula sa Bitanya, si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa dikalayuan ang isang malagong puno ng igos. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga dahil hindi pa panahon ng igos noon. Wala siyang nakita kundi mga dahon lamang, kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At sinabi niya ang iyon ay narinig ng kanyang mga alagad. Sa verse po ito, makikita natin na Meron pong kakaibang nangyari. Pagtitingnan po natin, si Jesus, alam po natin, ng ating Panginoong Jesus is makapangyariang Diyos. Almighty God po siya. So, alam po niya na wala namang bunga yung puno. Alam na po niya yon sa paglapit niya doon na wala naman talagang puno yung, wala naman po talagang bunga yung puno, sapagkat nung panahon po na yon ay hindi po panahon ng pagbubunga ng puno ng igos, kasi panapanahon po ang pamumunga. Parang katulad po dito sa atin, may panahon po ng lansonisan, may panahon po ng manggahan. So nung panahon na yon, hindi pa po talaga panahon ng pamumunga ng puno ng igos. So makikita po natin dito
ay si Jesus po ay kahit po alam niya na hindi naman panahon pa ng pamumunga, nag-expect po siya ng bunga. So makikita pa po natin na sa Mark 11:14, sabi po ni Jesus, sabi po dito sa Mark 11:14, then Jesus did something unusual. Meron na naman po siyang ginawa na nakakaiba dito po sa sumunod na verse. Sabi po niya, sino mang tao ay hindi nakakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman, at ito na may agad narinig ng kanyang mga alagad. So sinabi po ng Panginoon, nung makita niya na walang bunga, nilapitan niya, madaming dahon, pero wala siyang nakitang bunga kahit isa. So nang makita po ng ating Panginoon yun, kaagad pong sinabi niya, mula ngayon, hindi na makakain ng bunga mo. Parang makita po natin dito, kiners po ng Panginoon, sinumpa po ng Panginoon yung pong puno ng igos. So pagtitingnan po natin dito, ang pong mga alagad ay nakuhing attention nila, parang sinasabi nila, hello, ano ba nangyari sa ating Panginoon? Bakit ba ang ating si Jesus ba, nung time na yan ay moody ba siya? Siya ba ay parang nawala ng pasensya dahil ba siya nagugutom? Kaya ang ginawa niya ay nawala siyang makita na makakain, ay ang ginawa niya ay kanya itong sinumpa. So makikita po natin dito, makikita po natin dito sa mga verse na para bang makikita natin na hindi ang Panginoon ay parang nagkaroon meron siyang ginawa na kakaiba, yung hindi dapat niyang maging attitude yung ginawa ng ating Panginoon. Pero pagtitingnan po natin sa story po, makikita po natin na ipinakita po dito na ang puno ng igos ay siya po ay namatay. Siya po ay kinabukasan po pagkadaan po nila, 24 hours na nagdaan, ang mga disipulo po ay doon din nagdaan sa lugar na yon. At makikita po natin, makita po nila yung puno ng igos, sabi po dito sa Marcos 11:20-26, sundan po nating verse, sabi po dito, kinaumagaan, pagdaan nila ay nakita nila na natuyo ang puno ng igos hanggang sa ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y mananampalataya sa Diyos at hindi kayo mag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, magtiwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo ay tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. So makikita po natin na nakita po talaga ni Peter na yung pong puno na sabi lang ng Panginoon na hindi ka na wala na makakakain ng puno na yan, na sinumpa ng Panginoon kinabukasan, nakita po nila na ang punong yun ay namatay na. So makikita po natin na meron pong ipinapakita sa panahon na to, pagtitingnan po natin yung story, meron pong ipinapakita ang Panginoon sa mga disciples. Kasi po alam po natin ang Panginoon ay hindi siya magtatagal sa lupa. Bilang lamang yung panahon niya dito sa nung panahon na yon na makasama mga disciples. So pinapakita po natin Panginoon dito yung pong halimbawa, yung puno ng igos po isang halimbawa sa kanila para po makita nila yung napakaganda po lesson na gusto pong ituro ng Panginoon sa mga disciples. At ako'y naniniwala na ang lesson na to na gustong ituro ng Panginoon sa mga disciples ay gusto rin pong ituro ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. So tingnan po natin yung lesson from a fruitless fig tree. Number one, tingnan po natin dito, makikita po natin lesson dito, God has the right to expect everything from us. Ang Diyos daw po ay may karapatan na mag-expect ng lahat ng bagay mula po sa atin. Amen po ba? Ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, kayo po ba ay merong inaasahan sa Diyos? Mahina po yung amen natin. Meron po ba tayong inaasahan sa Diyos?
Ayan, meron po tayong pininiwala. Lahat po tayo, meron po tayong inaasahan sa Diyos. Inaasahan po natin sa Diyos kung tayo may karamdaman, maranasan natin yung kagalingan. Amen? Kung tayo nakakaranas ng tayo ay financially financially depressed tayo, gusto nating maranasan yung umangat-angat naman yung ating financial na, pangangailangan, financial na, kapirahan natin, lalo na ang mga nanay. Amen po ba? Sabi nga, kung tayo nakakaranas sa tayo ay nangihina, kung tayo nakakaranas sa ating buhay, meron tayong mga gustong mangyari sa ating buhay, nag-expect po talaga tayo na talagang ang Diyos ay tutugon sa bawat ninanais natin. So, pagtitingnan po natin, ay marami po tayong bagay na gustong mangyari sa ating buhay. Sa family natin, gusto po nating maranasan na ang ating mga anak ay mapagtapos natin ng kuleyo. Sa mga nanay, di po ba? Gusto po nating maranasan na kung tayo po ay merong mga trabaho, kung ang mga anak natin ay may trabaho, kung tayo may trabaho, gusto po nating maranasan na ma-promote po tayo. Amen po ba? Gusto natin pong, kung may mga anak tayong nag-aaral, gusto po nating makita na ang mga anak natin makapagtapos ng pag-aaral. Amen? So makikita po natin na talagang nag-e-expect po talaga tayo ng maraming blessing sa ating Panginoon. Isa pong bagay na makikita pa po natin na napaka-importante po yung oras po natin. Napaka-importante po yung oras natin sa ating buhay. Sabi nga, time is gold. Ang oras daw po natin ay ginto. Napakahalaga daw po ng oras. Kaya habang bata pa tayo, habang nakakaranas pa tayo na tayo ay malakas, it's time talaga na dapat po talaga tayong magbigay ng ating kalakasan para sa Panginoon. Marami pong pagkakataon na, bata pa naman ako, tsaka na, pagka medyo may edad-edad na ako, tsaka na ako magbibigay ng aking panahon sa Panginoon. Pero alam niyo po, mas maganda po na habang tayo'y bata pa, ngayon pa lamang, ibigay na po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kasi dadating po ang time na tayo ay magkakaedad sa ayaw po natin, sa gusto natin. Pag po tayo ay nagkaedad na, hindi na po natin magagawa yung ating ginagawa nung tayo ay bata pa. Amen? Sa mga nagkakaedad na, talaga pong humihina yung ating katawan. Kaya nga sa mga bata pa, ito po yung panahon talaga para po talaga ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen? Sabi nga, gamitin natin ang buhay natin na binigay lamang po sa atin ng ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Serve God. Engage and involve the ministry. Ito po yung time na talagang kailangan po natin na tayo po ay gumawa para sa Panginoon. Kung wala pa po tayong ministry, magkaroon po tayo ng heart talaga na talagang tayo ay magkaroon ng ministry. Pagsabi pong ministry, hindi lamang po ang ministry yung mga nagpipreach, kumakanta. Marami pong paraan ng paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? At napakalaga po na tayo po ay magkaroon ng involvement para po sa gawain ng Panginoon sapagkat yan po ang nais ng Lord sa atin. Yung pong mga iba, talagang meron na pong mga nagsishare ng gospel. So napaka-importante po na maging active po tayo sa ating mga gawain sa ating church. I encourage everybody, lalo na po tayo pang mga bata-bata. Tayo, sabi ko tayo. So ako bata-bata pa po. Sabi nga ay tayo pong mga bata-bata, amen? O parang hindi po kayo nag-agree na bata-bata pa ako, bata-bata pa po. Sabi nga ay dapat po tayo ay magkaroon talaga ng heart na tayo mag-involve sa gawain natin, Panginoon. Sabi nga po, dapat po ay tayo maging aktibo sa ating mga gawain, yung prayer meeting, meron tayong mga prayer meeting. Huwag po tayong maging makasama tayo yung tayo nagkakasama-samang magkakapatid sa Panginoon na nananalangin. Meron tayong dalawang prayer meeting, maganda po kahit po isa lamang maka-attend po tayo. Amen po ba? Amen. Sabi nga po ay napakaganda na tayo po ay pumunta sa pagtitraining. Meron po tayong mga training na ginagawa. Sabi nga po ito yung training, ito yung nagpapalago po sa atin. Kasi kung hindi po tayo dadaan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po tayo mag-grow. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay lumago para po maging mabunga ang ating mga buhay. Amen. So napaka-importante po yan na tayo po ay laging
a-attend na ating mga gawain, our daily bread. Kapag po tayo ay araw-araw, sino po dito yung laging nanonood o nanonood na ating daily bread? Pakitaas po yung ating kamay. 15 minutes lang po yan. Maganda po. Encourage po sa bawat isa sa atin. Sabi nga ay para tayo maging malago, kailangan po talaga na tayo po ay sumama sa mga gawain na patungkol po sa ating Panginoon. Sabi nga po ay ang Diyos, tandaan po natin, God is over all. He is the source of all our blessing. Ang Diyos po talaga ang pinanggagalingan kung anumang meron ka ngayong kapatid. Galing po lahat yan sa Panginoon. Galing po talaga yan sa Panginoon. So God has the right to expect back everything that He has given you. Ang Diyos po ay meron pong karapatan na mag-expect na magbigay po tayo, magbalik tayo sa Panginoon ng mga dapat po nating ibigay sa ating Panginoon. Huwag lang tayong sabi nga kung tayo nakakaranas po ng pagpapala, pag tayo pinagpapala ng ating Lord, kasi po nakakakita tayo na mayroong mga pinagpapala na ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay pinagpapala ng ating Panginoon, lagi nating tandaan, huwag lang po tayong maging pagpapala, huwag lang po tayong pinagpala, kundi tayo po ay maging pagpapala din naman sa iba. Pwede pong tingnan mo yung katabi mo at sabihin mo po sa kanya, be a blessing. Amen. So, God has the right to expect from us even when which is too difficult to give. Ang Diyos daw po ay nag-expect ang Lord sa atin na magbigay tayo sa Panginoon kahit po mahirap ibigay. Minsan po maraming pagkakataon, ang gusto lamang nating ibigay sa Panginoon yung madali. Alam niyo po ba na isang bagay na nakalulugod sa puso ng Diyos, yung natatouch ang puso ng Lord, lagi ko po itong sinasabi, natatouch ang puso ng Lord dun po sa mga tao na talagang nagbibigay ng the best sa ating Panginoon. Halimbawa po, yung dumalo tayo tuwing Linggo, okay na yon, sabi ng iba, okay naman yan, dumadalo na ako tuwing Linggo. Pero tama na sa akin, dumalo tuwing Linggo, okay na yon. So sa akin, parang mahirap pa yung ako ay mag-training. Yung okay na yung dumadalo ako, pero yung mag-training, mahirap na. Okay lamang yung ako'y maging, sabi ng iba, okay na lamang na ako'y maging cell member. Pero yung maging cell leader, parang mahirap yun. Sabi naman ng iba, okay naman yung ako'y nakikinig ng salita ng Diyos. Lagi nga ako ma-attend tuwing Linggo, present nga ako eh. Pero yung ako ay magte-training pa, mahirap na yun sa akin eh. Masyado akong busy. Yun namang iba, okay na sa akin yung ako'y makapakinig ng salita ng Diyos tuwing Linggo. Pero yung ako'y gagawa pa ng magbabasa pa ako sa bahay at ako'y magsusulat pa sa notebook, medyo mahirap na yun para sa akin. Wala na akong oras para dyan. Yung pag-pray ko yung kalapitbahay ko, okay lang yun sa akin. Ako, kayang-kaya kong panalangin yung kalapitbahay ko. Pero yung kapag ako'y pupunta pa sa aking kalapitbahay para sabing, pwede ba kitang ma-invite na isama sa ating church? Naku, mahirap yan eh. Hindi ko kayang gawin yan. So minsan po, maraming pagkakataon na ang hinahanap lamang natin at ang gusto nating gawin ay yung madali lang, yung kayang-kaya natin. Tandaan po natin na tayo ay pinagpala ng Diyos, na i-bless po tayo ng Panginoon ng kalusugan, na i-bless po tayo ng Panginoon yung ating mga pamilya, yung ating trabaho, pinagpala po ng Lord kung ano mga bagay na meron tayo. Pero napakahalaga po, habang tayo po'y nakakaranas, tayo nagiging mabunga, habang tayo nakakaranas na tayo ay pinagpapala ng Lord, ay tandaan po natin na kailangan po naman na ito'y lalong magpalapit sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Pwede po ba magsabi tayo ng malakas na amen? Palakpakan po natin ang Lord. So pag titingnan po natin, isa pong illustration, si Abraham. Alam po natin si Abraham ay nanalangin po siya na magkaroon po siya ng anak.
Matagal na nalangin ang mag-asawa at sa kanilang katandaan tumugon ng Panginoon sa kanila. At nang lumaki na yung kanilang anak, nag-iisang anak ni Abraham, si Isaac. So anong ginawa po ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, Isaac, dalin mo ang iyong anak dun sa lugar, dun sa bundok ng Moriah at ialay mo sa akin. Abay, pag po kayo, sino po dito yung merong iisang anak lamang? Sino po may isang anak lang dito? Wala, mararami tayong anak. Ano? Ako po'y sarili lang anak eh. Pero pag piniisip ko po, aba, pag sa akin mangyayari iisang aking anak, tapos sasabihin pa ni Lord na, o Laila, pumunta ka doon sa bundok ng, saan bundok yun? Dali mo si Aya doon at ialay mo. Ano kayang gagawin ko? Hindi po madali yun. At ang nakakalungkot pa'y talagang sinabi pa ng Diyos kay Abraham, pinagpaalam pa niya talagang ialay mo si Abraham. Ang Diyos pa nagsabi mismo kay Abraham na ialay mong yung anak. Lahat po tayo alam na natin ang story ni Abraham. Amen? Alam po natin, pero ano pong ginawa ni Abraham? Sa isang magulang, hindi po madali yon, kasi hindi naman noon, inaalay nila mga hayop. Nagpapatay talaga sila ng hayop, inaalay nila yung dugo sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung mismong anak mo, ikaw yung papatay sa anak mo, hindi yun madali. Kung talagang sa sarili mo lamang, aba hindi mo kaya yon. Pero pag titingnan po natin ang story, ano pong ginawa ni Abraham? Pumunta po siya doon sa bundok ng Moriah, dala-dala niya ang kanyang anak at talaga po siyang handa talaga siyang ialay ang buhay ng kanyang anak para sa Panginoon. Ano po yung gusto kong ipakita? Hindi po madali. May mga pagkakataon po na ang Diyos ay mahihingi sa ating mahihirap. Pero ang napakaganda po nun, kahit po mahirap yung hiningi ng Lord sa atin, magkaroon po tayo ng heart na magawa po talaga natin. Kasi ako naniniwala, sabi nga po ay, lahat ng bagay ay magagawa natin para sa ating Panginoon. Hindi naman po anak mo ang hinihingi ng Lord sa atin ngayong umaga eh. Hindi po yung anak natin ah, patay, hindi po yun eh. Ang ibig ko po sabihin, may mga bagay na hinihiling ang Diyos sa atin na gawin natin para sa Kanya na medyo sa tingin natin mahihirap gawin. Pero kapag po talagang may puso tayo na handa tayong sumunod sa ating Panginoon, kaya po talaga nating sundin yan. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Isa pa pong halimbawa, makita po natin, nung po si Jesus ay nagpunta po siya doon sa dalampasigan, nakita po niya yung mga sina Simon, sina Andrew, at sinabi po niya sa kanila, follow me, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. God was asking their business. Anong yung hinihingi po ng Panginoon, nung hiningi ng Panginoon kala kay Pedro at kay Simon? Yung kanilang profession. Hiningi po nila yung kanilang job, yung trabaho nila ng mga mangingisda, profession nila nun ay sila yung mangingisda, yung kabuhayan nila. Hiningi po talaga ng Panginoon yun sa kanila. Ano po yung ginawa ni Pedro at ni Pedro at nila Simon nung panahon na yon? Ang ginawa po nila, iniwan po nila yung kanilang lambat, iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung pagiging mangingisda nila at sumunod po sila sa ating Panginoon. Pagtitingnan po natin, dito po makikita natin sa istorya po nitong sila, mga disciple. Alam niyo po, noong pong sila'y sumunod sa ating Panginoon, makikita po natin dito na sa pagsunod po nila, napuno po ang bangka nila ng napakaraming isda. Amen? Halos po yung isda ay hindi na nila mabuhat. Halos lumubog na't magkawarak-warak na po yung magkasira-sira na yung lambat. Halos lumubog daw yung bangka para lamang po para po maisakay yung isang katerbang nahuli nilang mga isda. So makikita po natin, ano po yung pinapakita dito? Kapag sumunod po tayo sa ating Panginoon, when we obey the Lord, kapag sumunod talaga tayo, handa talaga tayong magbigay ng pagsasakripisyo para po lamang masunod natin ang ating Panginoon. Yung mga mahirap na bagay sa ating buhay, sa tingin natin mahirap sa atin, pero kapag po talagang sinunod natin ang ating Panginoon, doon po natin mararanasan yung pong matinding pagpapala. Amen? Praise God! Palakpakan po natin ng Lord!
Ang tanong po ay, willing po ba tayong ibalik sa Panginoon ang mga bagay na binigay natin sa mga bagay na binigay sa atin ng Lord? Handa ba tayo na ibalik yung mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon? Tandaan po natin, lahat po ng bagay ay galing sa ating Panginoon. At sa panahon po ito, sa mga araw na ating nararanasan, ang Diyos po ay nag-expect ng sacrificial na pagbibigay. Yung magkaroon tayo ng sa buhay natin bilang isang Kristiyano, meron tayong ginagawang pagsasakripisyo. Handa tayong magsakripisyo, makasunod po lamang tayo sa ating Panginoong Jesus. So napakaganda po na magamit po natin ang ating buhay. Sabi nga, maring ang Diyos ay tumatawag, ang Diyos ay mayroong tinatawag na talagang maglingkod sa Kanya ng full time, hindi naman po pare-parehas. Pero pinaniniwala na laging ang Lord ay may calling sa bawat isa sa atin. Maring yung calling ng Lord, mayroong tinatawag ang Diyos na mag-full time talaga, iwan talaga yung kanyang profession para po maglingkod sa Kanya. Mayroon naman po tinatawag ang Lord sa atin na talagang mag-umpisa tayo, na tayo po ay mag-involve sa ministry, hindi tayo po ay nagiging ano lamang, parang anong nangyayari sa atin, wala man lamang ka-effort yung ating buhay Kristiyano, para bang tama na sa akin yung pupunta na lang ako pag Linggo, tapos uwi na tayo. Sabi nga, madalas nating marinig, tayo ba yung mga Kristiyanong simbawi, pagkatapos sumimba, uuwi na, pagkatapos nun, wala na tayong gagawin for the rest ng buong isang Linggo, wala na tayong ginagawa para sa Panginoon, wala tayong pagsasakripisyong ginagawa para sa Panginoon. Tanungin po natin yung katabi natin, ganyan ka ba? Tanungin po natin. Ayaw po ng Lord ng ganon. Ang gusto po ng Panginoong Diyos ay tayo po ay willing na ibigay yung best natin sa ating Panginoon. Pag sinabi pong best, talagang yung pong pinakamaganda ang ibibigay natin sa Panginoon. Lagi pong may pagsasakripisyo na handa tayong magsakripisyo para po sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, halimbawa lamang po sa time natin, handa tayong magsakripisyo na tayo po ay manalangin, handa tayong magsakripisyo na tayo ay meron tayong maay na mawin natin para sa ating Panginoon. Handa tayong magsakripisyo na, alam niyo, minsan pag pinag-aaralan ko, nung nagdaan pong pandemic ano sa taon, ang naming nakapagsakripisyo na walang labas-labas ng bahay, di po ba? Wala pong labas-labas ng bahay. Walang kain-kain sa mga Jollibee, walang punta-punta ng mall. Nagawa po nating magsakripisyon just because of pandemic. Amen po ba? Pero bakit po mahirap gawin pag para sa ating Panginoon? Are you ready na yung mag-sacrifice ka, makapagbigay ka lamang ng time mo sa Panginoon? Are you ready na mag-sacrifice ka ng isang meal, maibigay mo lamang para po dun sa ating church lot? Amen? So, sacrifice, kailangan po talaga nating mag-sacrifice. Kailangan po talaga natin na mag-sacrifice. Lagi ko po itong pinapatutuan. Hindi po ako magsasawa na ipatutuo ito, na nagising ako sa nanay ko na lagi may sacrifice. Handa po yung sacrifice kami na kaming mga anak ay magkumain na lamang ng lugaw tuwing umaga. At sasabihin na, pag tinuturo namin yung aming garapon na puno ng mga barya, sabi ko, nanay, ang dami nating barya. Bili na lang tayo ng itlog, bumili naman tayo nanay ng ano, para naman kami may masarap na ulam. Ba't hindi naman po sa lahat ng pagkakataon? Lagi po sinasabi na nanay ko, wag niyong gagalawin yan. Yan ay aking ikapo na inipon ko pa yan. Dadaling ko yan sa bahay-sambahan sa Linggo. Handa po siya magsakripisyo sa sarili niya at sa kanyang mga anak. Kami po talaga, totoo po yan. Nung una, hindi ko po naiintindihan, handa siya magsakripisyo na tiisin kami na kumain ng hindi masyadong masarap, makapagbigay lamang para po sa gawain ng pay. Maging tapat lamang po siya sa pagbibigay niya ng kanyang tithes and offering sa Panginoon. Tayo po, gaano ng sakripisyo ang ginagawa natin? Makapagbigay lamang tayo, maging tapat lamang tayo sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Makapagbigay lamang po tayo ng ating mga tithes and offering. Gaano po tayo nagsasacrifice? Alam niyo po, nakikita po ng Lord yun. Nakikita po ng Panginoon yung ginagawang sakripisyo ng bawat isa. Matugunan lamang po talaga natin yung pong nais ng Lord na magbigay talaga tayo na may kasamang pagsasakripisyo. Amen? So napakaganda po niyan. So tandaan po natin, lagi po nating tandaan, God has the right to expect everything
everything from you and me. Na magkaroon daw po tayo ng sakripisyo mula po sa iyo at sa akin. Pangalawa, it is impossible for men to give what God wants. Wala pong nakakapasa sa pamantayan ng Diyos. Kahit po yung puno ng egos, hindi po siya nakapasa sa expectation ng Lord. Hindi po siya nakapasa. Hindi po natin maaabot ang standard ng Diyos. Pag titingnan natin ano, talagang ang Lord po natin ay napakabuti kasi po talagang makikita natin na sabi nga ay kung titingnan natin yung standard noon at kung yun ay hanggang sa ngayon ay ginagawa po, napakahirap. Yung paraan ng para patawarin ang kasalanan ng mga tao, magpapatay ng katutak na hayop. So tingnan natin, sabi nga po sa John 14:6, ang Diyos ay gumawa ng paraan, sabi niya, God made the way. John 14:6, sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. God expect us to be in fellowship with Him. So, ang hinahanap daw po ng Panginoon, yung ating magkaroon tayo talaga ng talagang malapit na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sabi nga po ay, tayo pong lahat ay makasalanan. Lahat po tayo makasalanan. Mahirap po nating maabot ang standard ng Lord. Sabi nga po ay ipinanganak tayo na nasa atin na yung simple nature natin. Kaya nga po dito makikita natin na ang puno ng ego sa hindi makapagbigay ng bunga. So what is the result? Ang makikita po natin dun, dahil po hindi makapagbigay ng bunga ang puno ng ego, ang makikita po natin dun ay siya po ay sinumpa ng ating Panginoon. Sinumpa yung puno ng igos, yung pumpagsumpay, nangusap. Ito po'y nangusap about yung kamatayan. Yung pong kamatayan, alam nyo, na napaka-importante po na tayo po ay magkaroon ng bunga bilang isang Kristiyano kasi kung tayo po ay walang bunga, tandaan po natin kung tayo po ay hindi mamumunga, ang sabi, ang Lord, sinusumpa niya yung mga hindi namumunga. Yung pong pinakita ng halimbawa, ay yung dun sa puno, ang nais po ng Lord ay magkaroon tayo ng bunga. Kaya alam nyo po, maraming pagkakataon, maraming Kristiyano na tumagal na sa church, tumanda na sa church, at hindi nagkakaroon ng bunga. Ano po nangyayari sa kanila? Napapawalay po sila sa Lord. Hindi nagtatagal sa presensya ng Lord kasi hindi namumunga. Sabi nga ay nararanasan nila yung spiritual na kamatayan. Hindi man sila mamatay na, yung namatay yung kanilang physical na katawan, pero yung relasyon nila sa Panginoon, namamatay. Kaya napaka, ito po ay warning sa bawat isa sa atin na hindi po natin dapat mangyari ang ganito sa atin na tayo mamatay na spiritual, yung maranasan natin na katulad ng nangyayari sa iba, hindi sila nakapagpapatuloy spiritually, namamatay sila. So hindi po natin kailangang maranasan to sapagkat ang nais po ng Diyos ay tayo po ay maging mabunga. Gusto po ng Lord na tayo ay magkaroon ng bunga sa ating buhay. Kaya nga po sabi sa Mark 10, yung pong isang lalaki doon, isang limbawang makikita po natin, yung pong lalaki dito, na siya isang mayaman. At sabi nga po niya, gusto niya na makapunta ng langit. Gusto po niya, mahal niya ang Panginoon. Sabi niya, paano ba makapunta ng langit? Sabi niya, mahal ko ang Diyos. Sabi ng Panginoon, o sige, gawin mo ang lahat ng aking inuutos. Sabi niya, Jesus, nagawa ko na po yan mula po sa pagkabata ko, Panginoon, ginawa ko po yan. Mula po sa kautusan ni Moises hanggang sa ngayon, yun po'y pinamumuhay ko. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil itong lalaking ito, ay siya po ay napakayaman. So sabi po ng Panginoon sa kanya, o sige, kung talagang ginawa mo na ang lahat, ay ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi mo sa mahihirap. So ang ginawa po nung, kung alam natin kasaysayan, nalungkot po na masyado yung mayamang lalaki at siya po ay umalis, iniwan po niya ang ating Panginoon. So makikita po natin dito, imposible po talaga na maabot ng tao ang standard ng Lord. Pero tingnan po natin na ang lahat po ng bagay na imposible sa'yo, ang lahat po ng bagay na imposible sa akin, imposible sa bawat isa sa atin, sa Diyos po walang imposible. Amen? Sabi nga po ay, sabi po ng
nang magtanong po si Pedro sa ating Panginoon, sabi po niya, na magtanong po siya tungkol doon po sa nangyari sa puno ng igos, ang sagot po ng ating Panginoon sa kanya, magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nitong magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos? Ibig pong sabihin nito ay, kapag nagkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, ang bagay na hindi mo kaya, kayang gawin ng Lord sa buhay mo. Parang katulad lang po yan ng sa aking personal na buhay. Hindi ko po kaya kung sa sarili ko lamang na ako'y nakatayo ngayon. Pag, nung pong araw, pag ako'y nakakakita ng mga nanay, mga babae na tumatayo at nagtuturo, ako po'y gustong-gusto ko. Teko, sana maging ganyan ako. Pero alam ko po yung background ko eh. Alam ko po yung kakayahan ko. Imposibleng matuto ako niyan. Alam niyo po ba nung araw na ako'y nag-aaral, row 3 ako eh. Sino po'y nakaabot dito na row 1, row 2, row 3, row 4? Hindi naman po ako row 4. Row 3 lang. Kasi diba row 1 matatalino, row 2 medyo matatalino, row 3 medyo mahina-hina mga ulo. Pag sinabing row 4, ay mga bobo na talaga yon. Sino po umabot ng ganun dito? Ako po ay row 3. At alam po ba ninyo, ang lagi ko pong average ay 2 palakol. Alam niyo, sino po dito yung mga 2 palakol noong araw? Ganyan po ako noon, ako po. Alam niyo po ba na parang kung pagbubulay-bulayan ko yung sarili ko, parang imposible na isang araw makita ko yung sarili kong ganito ako, tumatayo, nagtuturo. At alam niyo po, kahit isang pirasong English noon, wala akong alam kasi nga yung background ng educational background ko. Talagang si Lord, sabi nga, walang bagay na imposible sa Lord. Kaya pala ako dinala ng Panginoon doon sa pagmimisyon. Nakasala mo ako po for 3 years. Nakasala mo ako po doon ay puro mga foreigner. Ay di siyempre, foreigner, whether you like it or not, you will speak English. Ay talaga po nagdudugo yung mga ilong ko noon sa pagtsatsaga. At ang mga babasahin po doon ay puro mga English. Pero ang nakakabuti po, talagang sabi nga, kapag sumunod tayo sa Lord, yung mga bagay na imposible sa'yo, wala pong imposible sa Panginoon. Kaya kapatid, kung may desire ka na, naku, gusto ko din isang araw, ganyan, yung ako din tatayo, magtuturo din ako, kapatid, wala pong imposible. Amen? Wala pong imposible sa ating Panginoon. Ang lahat po ng bagay na mahirap para sa atin, magtiwala lamang po tayo sa Lord, kayang-kaya po ng Panginoon yan. Amen? Ang kailangan po lamang talaga, mag-trust po tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa 1 John 1:10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Sabi po sa 1 John 3:9, ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. At dahil ang Diyos ay ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Para daw po tayo maging mabunga, para po maging fruitful yung buhay natin, kailangan huwag tayong magpatuloy sa pagkakasala. Amen? Sikapin talaga natin na talagang makapamuhay talaga tayo na hindi na tayo laging natetempt sa kasalanan kasi po ayaw ng Lord na lagi tayong nahuhulog sa kasalanan. Amen? Sabi po sa mga taga Colossians chapter 2 verse 6 to 7, sabi po dito, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Itinuturo sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ang sabi po dyan ay, magpakatatag daw tayo, magpakatatag tayo, kailangan daw lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Napakalaga po na huwag tayong masatisfy sa buhay natin na, oh, kilala ko si Lord na aking tagapagligtas, kilala ko si Lord na siya'y provider, kilala ko siya na nagbibigay ng kapayapaan. Alam niyo po yung lumalalim tayo sa pagkakilala, yung nagkakaroon na po ng rema sa atin at talaga pong nararanasan na natin. Alam natin na si Lord ang ating provider, pero ang tanong, nararanasan po ba natin talaga na mag-provide ang Lord sa ating buhay? God is our peace. Nararanasan ba talaga natin na meron tayong kapayapaan sa ating Panginoon? So napaka-importante po niyan. Have faith in God in your day-to-day lives. Kailangan po na magkaroon po tayo ng pananampalataya sa Panginoon. And pantatlo po,
we need to produce faith in and out of season. Kailangan daw po na talagang magkaroon tayo ng bunga, hindi man po season o season. Ano po ibig sabihin niyan? Madali po sa fig tree na magbigay ng bunga, kaya lang hindi pa nga po panahon. Napakadali na magbigay ng puno ng igos ng bunga kung panahon na niya, pero hindi nga po panahon eh. Kaya wala po siyang maibigay na bunga. Tayo po kaya, pag dumadaan tayo sa problema, makapagbibigay pa rin kaya tayo? Kapag dumadaan po tayo sa pagsubok ng buhay, makapagbibigay pa rin po ba tayo sa ating Panginoon? Sabi nga po sa aklat po ito ng Galatians, sabi nga ay, kailangan daw po makita sa ating buhay yung bunga ng Espiritu Santo. Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Yung love. Yung meron talaga tayong love. Meron tayong kagalakan. Meron tayong kapayapaan. Meron tayong patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tingnan po natin yung Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Sabi po dito, mapalad ang mga taong pagpapalain. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Ayan po sabi. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito nanganganib kahit dumating ang tag-init. Sapagkat nananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umuulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong namumunga. Alam niyo po, habang binabasa ko itong verse ito, napakaganda. Sabi nga po ay, kahit daw po hindi umulan, kahit hindi umulan na, pag ulan kasi ang nagpapasariwa eh. Pero sabi po dito, kahit hindi umulan, ay hindi po siya naluluoy. Kumbaga kahit walang ulan, nananatili siyang sariwa. Alam niyo po yung tinatawag po dito, dumating man ang tag-init, yung mga problema sa ating buhay. Wala pong makapagsasabi sa atin na hindi tayo haharap sa problema. Hindi tayo nakakaranas ng problema. Sa ayon niyo at sa gusto, may problema at may problema. Aside sa pandemic, madami pa rin pong problema. Pero napakaganda po dito, kahit tayo dumadaan sa matitinding problema ng ating buhay, tayo po ay nagkakaroon pa rin ng bunga. Para mga limbawa lang yan. Kapag ka may bunga ka na self-control, kahit po may nag-a-arise na problema sa loob dating tahanan, kahit nagkakagulo na sila, ikaw, hindi ka nadadala. Amen? Kahit nagkakagulo na, parang nag-a-arise na lahat na kon, ay mga temper na iiba na, pero ikaw na Kristiyano, palibasa ay may bunga ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, cool ka pa rin. Amen? So napaka-importante po niya, napakahalaga po niya na tayo po ay maging mabunga. So how can I produce faith? Paano daw po tayo magkakaroon ng bunga? Una po, have faith in God. Sabi po sa Mark chapter 11:22, have faith in God. Jesus answered, no matter what happened, your faith in God should keep you going. So, kahit sabi po ay magkaroon daw po tayo unang-una para makapag-produce po tayo ng bunga, kailangan daw may pananampalataya tayo, kapatid. Sabi nga po, kailangan meron tayong pananampalataya, pero tandaan po natin, faith na wala pong gawa ay patay. Kahit po tayo mayroong pananampalataya at ang pananampalataya natin baog, hindi po tayo magkakaroon ng bunga. Pag sinabi pong faith, ito po'y pananalig, paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mag-step tayo ng pananampalataya. Kung tayo po'y mayroong talagang gustong maranasan na bunga sa ating buhay, lalo na po pagdating po sa panahon natin ngayon na talagang ang nararanasan ngayon ay financial distress, yung pong nakakaranas ngayon ng financial na kagipitan, mag-step po tayo ng pananampalataya. Mag-umpisa tayo maging tapat sa pagbibigay sa ating Panginoon. Mag-umpisa po kayong maging tapat sa pagbibigay sa ating Panginoon. Huwag nating iisipin, binibigay mo yan sa tao. Ilagay mo sa puso mo na gagawin ko to kasi ibibigay ko to sa ating Panginoon. At alam niyo po, kapag nag-step tayo ng faith, makikita po natin ang Diyos po ang magbibigay sa atin na masaganang pagpapala. Sabi nga po ng Lord, pagtitignan natin when it comes sa kapirahan, ang Panginoon po'y minsan lang nagsabi ng subukin ninyo ako. Subukin ninyo ako, maging tapat kayo
kayo sa akin at makikita nyo, bubuksan ko ang mga, sabi po ah, mga, hindi lamang kapatid, hindi lamang po isang bintana ang bubuksan na Lord. Mga bintana ang bubuksan niya para sa atin. Ang kailangan lamang po talaga, mag-step po tayo. Yun po ang kailangan talaga natin. Faith without work, tandaan po natin, is dead. Yan po yung una. Pray without ceasing. Manalangin daw po tayo ng walang patid. Ano Ate Leila, mananalangin ako na walang patid. Papasok ako ng kwarto ko, hindi na ako lalabas ng bahay, ng kwarto. For the whole days, andun ako, magpe-pray ako. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pray without ceasing. Pag po sinabing pray without ceasing, siyempre meron po nananalangin po tayo. May quality time tayo na binibigay, nananalangin tayo. Pero pag sinabi pong pray without ceasing, ito po ibig sabihin na kahit po tayo nasa trabaho, kahit po tayo ay nasa bahay, kahit tayo nasa ating mga business, kahit ikaw ay naglalaban, nanay, kahit ikaw ay nag-aaral sa eskwelahan, kahit anong ginagawa mo at kahit anong oras, natututo ka na makipag-communicate sa ating Lord. Ang sarap po ng pakiramdam na every step of your life, sa tuwing gumagalaw ka, Panginoon, tama po ba to? Lord, pupunta po ako sa ganito. Lord, meron akong gustong gawin, Panginoon. Tama ba to, Lord? Tama bang gawin ko to, Panginoon? Sa lahat po ng aspeto ng buhay, maging mapanalanginin po tayo. Kasi kapag po tayo ay naging mapanalanginin, ito po yung nagiging daan para po tayo maging malapit sa ating Lord. At pag naging malapit po tayo sa ating Panginoon, tandaan po natin, ang presensya po ng Diyos ay palaging nasa atin din. Sabi nga ng Lord, lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa inyo. Palakpakan po natin ang Lord. And lastly, have a forgiving spirit. Sabi po ay sa Mark 11:25, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sin. Sabi nga po ay magkaroon tayo mapagpatawad na spirito. Mga kapatid, tayo po'y nasa mundo pa. Araw-araw nakakaranas po tayo ng tayo'y masaktan. Nakakaranas po tayo na tayo'y ma-offend ng mga tao. Alam niyo po ba na maraming pagkakataon kung bakit ang galit lumalaki? Kasi yung maliit na galit na yon, pinapabayaan mo lang sa puso mo. Kaya kung bakit siyang araw makikita mo, parang ayaw mo nang makita ang tao na to, ayaw ko na siya makasama. Bakit? Kasi nagumpisa lang naman yan sa isang maliit lang na kudlit eh. Pero yung maliit na kudlit na yan, pag hindi mo yan in-erase, pag hindi mo hiniling ang tulong ng Lord na alisin niya sa puso mo, andyan lang yun eh. Kaya nga sabi ni David, Lord, created me a clean heart. Yun ang sabi ng Panginoon, likaan mo ako na isang pusong malinis. Alam niyo po, napakalaga sa atin, sa ating buhay, sa araw-araw ng ating buhay. Lagi po nating hilingin sa Panginoon na laging malinis ang puso natin, walang nakalagay sa puso natin na kahit anumang galit, kahit kaunti mang sama ng loob, maring sa kapatiran natin, sa leader natin, sa kalapitbahay natin, sa biyanan natin, sa kapatid mo, ayaw ng Lord na may makita sa puso niya sa atin. Sabi ngayon, kung gusto natin na marinig, kung gusto natin na kumilos ang Diyos sa ating mga personal na buhay, napaka-importante po talaga na meron tayong mapagpatawad na puso, forgiving spirit. Amen? Palakpakan po natin ng Lord. Sabi po din sa conclusion, sabi po sa John chapter 15 verse 1 to 7, basahin ko po, sabi dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa verse 5, sabi po, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang magbubunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Sabi po, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo at ganun ang mga sanga ay tinatapon, iniahagi sa apoy at nasusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Tandaan po natin,
Kung gusto po nating maging mabunga, manatili po tayo sa Diyos sapagkat hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. At tandaan po natin, ang tunay pong puno ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Tumayo po tayong lahat. Ito, pwede ubang itaas natin ating mga dalawang kamay bilang pagsuko na ating buhay sa Lord. And let us pray ang bawat isa sa atin na ito'y maging desire ng puso natin. Panginoon, hindi kami manatiling walang bunga, Panginoon.
Panginoong Diyos. Ang nais mo, Panginoon, makita, Lord, ang buhay na bawat iyong mga anak na kami lumalago, Panginoon, sa pagkakilala sa iyo. Nakikita namin, Lord, na gumagawa ka na sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat nakikita na namin, Lord, yung bunga, Panginoon, sa mga aspeto ng buhay namin, Panginoon. Lord, kiniklaim na po namin, Lord God, na hindi kami lalabas, Panginoon, ng umagang ito, Lord God, na wala kaming niningi sa iyo, Lord God, na isinuko namin, Lord, ang area ng buhay namin, Lord, na hindi namin nakikita yung bunga, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Lord God. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Misa pa po nating awitin for the last time. Salitang ito, Panginoong Diyos, kundi magsisikap kami sa tulong, Panginoon, ng Ibanal na Espiritu Santo na makita, Lord, sa buhay na bawat isa sa amin na kami nagiging fruitful na, Panginoong Diyos, na magagamit na, Lord, ang aming buhay para sa iyong kaluwalhatian, na kami, Panginoon, ay magkakaroon na ng pagsasacrifice, masunod lang namin, Lord, ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ang patuloy na maranasan na bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus, ito pong ating dalangin. In Jesus' name, amen. At kanina lamang po, meron lamang po tayong VIP. Ito po yung VIP natin, si Abby Caballero at si Raquel Caballero, invite by Ate Julian Senyal. Pwede po bang tumayo yung mga VIP po natin? Pwede po bang pakitaas po yung kamay ng ating mga VIP? Sino po yan? Ayan. Salamat po sa inyong pagdalo. Mayra Magubat at Mangubat, invited by Rosalie Apasionado, and Orlando Galolo, invited by Rick Pereira. Pwede po pakitaas yung kanilang mga kamay. Ayan, praise God. Ibigyan po ng ating pastor, kami po ay, na ating pastor, kay Pastor Rapia, kami po ay nalulugod at nagpapasalamat sa inyong pagdalo. At sana po hindi ito yung umpisa, hindi po ito yung katapusan, kundi sa susunod pong linggo ay narito pa po kayo. Umpisan pa po sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus at in behalf of our pastors, Pastor Kim, Pastor